What's up mga kaibon? So welcome again sa ating YouTube channel. So today's video, ang pag-uusapan naman natin mga kaibon ay kung paano mag-identify kung upalin ba yung ating mga ibon or hindi. So doon kasi mga kaibon sa group, maraming mga newbie na nagpapa-ID ng kanilang ibon kung upa ba o hindi. So sa tulong nitong video natin mga kaibon, so mas mapapadali na ma-identify natin yung ating ibon kung upalin ba o hindi. So kung interesado ang malaman dyan, so tara, samahan mo ako. So yan mga kaibon, so kung mapapansin nyo mga kaibon, direct to the point tayo mga kaibon. So yung iba kasi mga kaibon, kung saan saan nakakarating yung pinag-uusapan. So yung pag-uusapan dito natin mga kaibon, ay kung paano natin madedetermine kung upalain ba yung mga lovebird natin, yung mga alaga natin ibon. So yun mga kaibon, so ang una natin mga kaibon, para ma-identify natin na upa yung ating mga ibon, yung ating alaga, ay i-base natin doon mga kaibon sa parent. So ano ba yung parent noon? Kasi mga kaibon, kung ang parisan nyo mga kaibon ay mayroong kargang upa line, so mag-aanak yan mga kaibon ng split upa line cock or upa line. So yun mga kaibon, so mag-base tayo mga kaibon doon sa parent. So halimbawa dito mga kaibon ay kung yung parisan nyo mga kaibon upa to upa, so yung lahat na anak nyan mga kaibon upa line. So kung ang parisan nyo naman mga kaibon ay non-upa hen at saka upa link cock, so yung anak nyan mga kaibon ay visual upa 6-link hen at saka split upa line 6-link cock. So yun mga kaibon, kumbaga mga kaibon recessive to dominant. So ang pangatlong paresa natin mga kaibon ay upa lane hen at saka non-upa cock. So yung aanak nun mga kaibon ay non-upa hen, so kapag naging babae. So kung naging cock naman mga kaibon yung anak, so kung naging lalaki, so yung tawag doon mga kaibon, split upa. So yun mga kaibon, laging tatanda natin mga kaibon, hindi po nag-i-split ang hen. Baka mga kaibon, doon po talaga nag-i-split sa cock. Kasi mga kaibon, malakas po yung dugo ng cock. So kalimitan doon mga kaibon, nagkakarga talaga kapag cock. So ang pangalawa natin mga kaibon, para ma-identify natin na upa line yung ating ibon, ay tingnan natin doon mga kaibon sa ulo. So kung ang ulo mga kaibon ay walang dungi, solid color mga kaibon, isang kulay lang mga kaibon hanggang doon sa may dibdib, so upa line dyan mga kaibon. Kumbaga mga kaibon, malinis tingnan. So kapag normal fisher naman mga kaibon, so yung ulo nyan mga kaibon, mayroon mga dungis, mayroon mga itim-itim kumbaga mga kaibon. So hindi po siya solid color. Halo kumbaga mga kaibon yung kulay niya. So hindi po siya solid color hanggang doon sa may dibdib. So yun mga kaibon, tinatanong ng iba natin mag-ibon, yung mga baguhan pa lang mga kaibon, ay tinatanong nila kung ma-identify rin po daw yung split upa line. So yun mga kaibon, hindi natin yan ma-identify. Base lang mga kaibon doon sa ulo or doon sa physical na anyo. Identify natin yan mga kaibon kung magbibase tayo doon sa parents. At the same time mga kaibon, dapat ipa-DNA test natin yan o sigurado tayo doon sa gender mga kaibon. So kapag naging cock yan mga kaibon, so yan, split upa line yan mga kaibon kapag cock. So ang pangatlo natin mga kaibon ay tingnan natin doon sa pakpak. So kung yung pakpak mga kaibon walang scallop, so parang kaliskis ng isda mga kaibon, so upa line yan mga kaibon. So tingnan natin dito mga kaibon sa ating video mga kaibon. So meron tong kaliskis ng isda, so parang kaliskis ng isda mga kaibon. So normal fissure lang to mga kaibon. Kapag walang kaliskis mga kaibon ng isda, parang walang scallop mga kaibon, so upa line yan mga kaibon. Kapag meron naman kaliskis mga kaibon, parang kaliskis ng isda, so normal lang po yan mga kaibon. So ang pang-apat natin mga kaibon ay tingnan natin doon sa buntot mga kaibon, doon sa may buntot mga kaibon. So kung ang ibon natin mga kaibon ay wala pong rampa, solid color kumbaga mga kaibon, wala po siyang kulay blue dyan sa may buntot mga kaibon, so upa line yan mga kaibon. So dapat mga kaibon, kung anong kulay ng kanyang dikod mga kaibon, ayon rin yung kulay ng kanyang buntot doon mga kaibon. So parang solid color kumbaga mga kaibon, pantay po yung color. Kung meron naman po yan mga kaibon na rampa, meron mga ibang kulay na, halimbawa mga kaibon kulay blue. So tingnan nyo dito mga kaibon sa ating hawak, so meron itong kulay blue. So normal lang ito mga kaibon. So kapag walang rampa mga kaibon, upa line yan. Kapag meron mga kaibon, ay hindi yan upa line. So ang panglima natin mga kaibon ay tingnan natin doon sa buntot, doon sa dulo ng buntot mga kaibon. So kapag walang baring mga kaibon na kulay itim, so upa line yan mga kaibon. Kung baba mga kaibon, diretsyo lang siya, wala po siyang baring na kulay itim.
So kapag mayroon naman baring mga kaibon na kulay itim, so hindi po siya opaline mga kaibon, normal fissure lang po siya. So, tingnan nyo na lang dito mga kaibon sa ating video. So magbibigay rin po ako ng mga picture dito para po mas mabilis yung maunawaan, para po maging malinaw po sa ating lahat. So yun mga kaibon, may trivia pala tayo mga kaibon. So kapag mag-renewing pala mga kaibon, yung ibang renewing mga kaibon, wala po siyang rampa sa may buntot mga kaibon. So wala po siyang kulay blue. So parang solid color ba kung ba mga kaibon. So yung kulay ng likod niya mga kaibon at saka doon sa may buntot niya mga kaibon, so isa lang po yung kulay. So tingnan natin dito mga kaibon sa ating hawak mga kaibon, renewing to. So normal lang to mga kaibon. So wala po siyang rampa mga kaibon. Yun mga kaibon, isa lang po yung kulay ng likod niya at saka doon sa may buntot mga kaibon. So, hindi natin ma-identify mga kaibon kung opaline to or hindi. So malalaman rin natin mga kaibon doon sa parents o saka doon po sa ulo at saka sa buntot. Kasama na rin mga kaibon doon po sa pakpak. So yun mga kaibon, sana po mga kaibon na unawaan mga kaibon. So paalala lang pala mga kaibon, so hindi po ako eksperto. Pero po mga kaibon, sa tulong na rin ng pananaliksik natin, sa pag-aaral natin mga kaibon, at saka sa ating mga experience mga kaibon, so mas napapalapit po kayo sa katotohanan. So mga kaibon, sana po makatulong po to sa inyong video na to mga kaibon. So meron rin pala tayo mga kaibon na ibabahagi. So mga kaibon, so kung gusto niya pala mga kaibon makapag-produce ng mga opaline mga kaibon sa murang halaga, so hindi po tayo gagastos ng malaki mga kaibon. So yung gamitin yung materialis doon mga kaibon ay bumili po kayo ng mga opaline cock. So ipares yung mga kaibon sa non-upa hen. So yung magiging anak niyan mga kaibon ay visual upa, six-link hen, at saka mga kaibon split upa, six-link cock. So yun mga kaibon, lahat ng iaanak noon mga kaibon mayroong kargang upalay. Halimbawa naman mga kaibon ay baliktarin natin. So yung gamitin natin na upalay hen at saka ipares natin doon mga kaibon ay non-upa cock. So yung iaanak noon mga kaibon ay normal kapag naging babae. Kapag naging lalaki naman mga kaibon, split upa or possible upalay if cock. So yun mga kaibon, kung yayamanin ka lang naman mga kaibon, so kung mapira ka lang mga kaibon, so yung gamitin mong paresan doon mga kaibon ay back to back opaline o parehas opaline mga kaibon, para yung anak doon mga kaibon lahat opaline. Kasi mga kaibon, mahal po kasi yung value or yung presyo ng mga opaline mga kaibon kaysa doon sa normal mga kaibon. So mas makakabawi tayo doon sa mga opaline mga kaibon. So mas mabilis tayong kikita doon sa mga opaline. So yun lang mga kaibon, sana po makatulong po to sa inyo mga kaibon. So kung mayroon kang katanungan or mayroon ka pang idadagdag sa ating video ngayon, so i-comment mo lang dyan sa ating comment box mga kaibon. So kung gusto mo rin magpa-shoutout, so mag-comment ka lang dito sa ating comment box mga kaibon. So yan lang mga kaibon, see you again on my next vlog.